no, lalo na sa bandang kawit sa kanobeleta, napakadakila pa rin ng ating Diyos. No? Ngayon nakikita ko yung mga mukha natin na nagliliwanag dahil sa ating Diyos. Amen. God once again showed His power by saving His people from the storm and flood. Alam niyo po ba, nung nanalasa yung bagyong Paeng, no, dito sa Cavite area, I was alone in my room nung oras na yun. Kasi nag-quarantine ako. No? That time kasi, bago bumagyo, nakaranas ako ng lagnat at ubo matapos mataki yung aking allergic rhinitis. Sino dito merong allergic rhinitis? Ang hirap, no? So that time, ang hirap kasi I felt so helpless. Wala akong magawa kasi nasa loob na ako ng kwarto. Tapos, nandiyan na yung bagyo. No? Parating na yung bagyo. Pero, though medyo maayos na yung pakiramdam ko noon, hindi pa ako pwede makihalubilo sa aking family. Hindi pa tapos yung quarantine period na binigay sa akin ng asawa ko. So, bawal pa akong dumikit, lalo-lalo sa aking anak, no, na wala siyang box. So, nung oras na kailangan ng magbuhat ng gamit, so, ang ipo ako, nag-jacket ako, tapos double mask, social distancing, just to somehow makatulong magbuhat ng mga gamit. And, thanks to God, kasi hindi naman masyadong malalim yung tubig baha na pumasok sa aming bahay. At salamat din kay God, kasi walang nagkasakit sa amin after noon. So, awesome, di ba? And, one thing that I was reminded of, again, nung time na yun ay lahat ng tao nakaranas ng pagsubok. No? Thinking na yung aming mga kapitbahay, yung aming ibang relative, matataas yung bahay, malalaki yung bahay, pero hindi yun nakaiwas sa, hindi yun, sabi ng bahay, simento ka lang, tubig ako. Ganun, no? Pero, ayun, lahat nga dun sa part namin ay binaha, no, pinasok ng baha. Pero the best encouragement na iniwan nun, that lahat ng tao, maging sino man tayo, mayaman na mahirap, malaki man ang bahay o hindi, ay may concern sa atin ang Diyos. Amen? Though, may mga nasirang kasangkapan, pero buhay. No? May maputik yung loob ng bahay, pero at least buhay. No? So, sobrang grateful talaga tayo dahil meron tayong Diyos. Allow me to read, or samahan niyo akong basahin doon sa scripture, sa Psalm chapter 8, verse 1 to 9. Psalm chapter 8, verse 1 to 9. Babasahin ko sa ESV version. Sabi ko dito, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes. You steal the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him? And the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than heavenly being and crowned him with glory and honor. Verse 6, you have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen and also the beasts of the field, the birds of the heavens and the fish of the sea, whatever pass along the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. Sino po ba tayo para isipin ng Diyos? No? Sino po ba tayo para isipin ng Diyos? Tayo'y kanyang likha lamang. Tayo'y mahina. Tayo'y walang kapangyarihan. Tayo'y mga alikabok at makasalanan pa. And yet, God is so mindful of me. God is so mindful of you. Can we tell that sa ating mga katabi? God is so mindful of you. Yan, awesome. No? God is so mindful of everyone. No, lahat tayo may concern si God. Napi-feel niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Today, as we gathered once again, to give praise, to give thanks, to worship, to sing songs to our one and only God, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang ating Savior, ang Diyos na patuloy na nagpapatawad, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may His spirit of love and comfort and peace be with everyone. Amen. And with that, I wish to welcome you, my brothers and sisters, families and friends, sa ating Sunday worship service ng International Churches of Christ, Cavite. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, salamat muli sa araw na ito na muli kami ay iyong tinipon upang magsamba, upang mag-aral ng iyong salita, Father God, at upang magbigay ng pasasalamat sa inyo. Salamat sa buhay, Ama. Salamat sa hangin na aming napifeel ngayon, Father God. Naway ngayong araw na ito ay muli bigyan mo ng katahimikan ng aming mga puso, Father God, at makapag-focus lang sa inyo. Bless mo yung mga kapatid namin na magsasalita dito sa harap. Naway matuto kami at lalong ma-encourage sa araw nito at lalong mas lumakas ang aming pananampalataya. Salamat muli sa inyong pagmamahal at pagpapatawad. Nidalangin namin sa ngal ni Jesus na iyong anak. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Lance, sa pag-welcome mo sa amin. So awesome na naka-overcome kayo sa baha. Okay. So para po sa ating communion, buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 20. John chapter 20. Okay. Alam ko po mga kapatid na tayong lahat ay marami nang na-experience. Tama po ba? Marami na tayong na-experience. Merong mga magagandang alaala. Merong good moments wherein we are in high spirits. Masaya tayo. We celebrate. We enjoy. Di ba? We create loving memories. At meron din naman mga panahon na malungkot tayo. Na we are in bad moments. Na minsan naisip natin, wala na yata tayong pag-asa. Diba? Alam ko na-experience natin lahat yan. And kung saan ay nakita natin na minsan parang wala na tayong makita kahit na maliit na ilaw ng pag-asa. Okay? And alam ko na alam nyo rin na alam God knows that very well. Alam din ni God yun. That is why God has given us His only Son. Di po ba? When He was given
A comforting, the most comforting name. At alam niyo po ano po yun? Emmanuel. The most comforting name na binigay kay Jesus, Emmanuel. Which is, which means is God with us. God with us. And because of the Holy, of the gift of the Holy Spirit na na-receive natin when we decided to follow Jesus, we are never separated from His loving presence, from His permanent presence. Okay? We are in Christ and He is in us. We are in Christ and He is in us. And the lesson that Jesus wanted to put in our hearts from the scars na natamo niya sa cross, ay ito po, is to hold on. Ulitin ko, is to hold on. Yun po yung lesson na gustong ibahagi sa atin ni Kristo sa mga sugat o sa mga peklat na nakuha niya sa cross, is to hold on. To be patient and to continue, to move on. Okay? To be patient, to continue, to hold on. Okay? Eh bakit po ganun? Because God is with us. Because God is with us. He may not take away yung sufferings na meron tayo. Pero, since He is with us, He will walk through it with us. Kasama natin siyang maglalakad. Kasama natin siya sa lahat ng bagay na gagawin natin. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na pagkakataon. Alam ko, naalala niyo yung footprints in the sand. Wherein, di ba? Kasama natin siya at binubuhat pala tayo kaya isang set lang ng footprints na nakikita doon. And in John chapter 20, basahin natin. Sa ano lang po natin babasahin na? Sa B. John chapter 20, verse 27b. Sampai-sampasahin natin. Do not be unbelieving, but believe. Do not be unbelieving, but believe. Sabi nga po, na in other words, do not stop doubting and believe. Do not be unbelieving, but believe. And I know na that Jesus had not said this to Thomas lang. Kasi dito sa scripture na ito, makikita natin, kung babasahin natin, si Thomas ang kausap ni Jesus dito. Pero naniniwala ako na hindi lang si Thomas ang sinasabihan ni Jesus ng words na ito. Do not be unbelieving, but believe. Naniniwala ako na tayong lahat ay sinasabihan ni Jesus ng ganito. Do not be unbelieving, but believe. Believe that He is with us. Believe na kahit na mahirap yung sitwasyon, we can overcome because He is with us. Sa lahat ng pagkakataon, He is with us. Amen? Believe that there is a loving God who can sustain us, enable us to endure sa lahat ng mga sitwasyon. And mold us into someone we can be better than before. Okay? Believe that Jesus already overcome the world. Dahil na-resurrect na po siya. Nabuhay na po siya muli. Hindi po ba? So as we take the communion and remembering what Jesus had done for us on the cross, let us not forget or let us not take for granted the power of communion. Okay? Because it prepares us for the week ahead of us. Diba? Tandaan po natin, ito po yung first day of the week. Okay? So as we take communion, may power po yun dahil yung power ng communion strengthen us to prepare us for the coming week. A week ahead of us. Okay? And the resurrection proves that God is greater than anything else in this world. It gives us the confidence and hope during dark times. Because the scars on the body of Jesus shows us that our hope is not in vain. Amen? Our hope is not in vain. Again, sinabi po sa scripture, do not be unbelieving, but believe. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na nasa langit. God, napakasarap lamang pong isipin na sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin, masaya man, malungkot, nahihirapan man kami, o minsan hindi na namin nararamdaman na may pag-asa pa, alam namin God na nandiyan po kayo sa tabi namin at tumutulong sa amin. Tulungan niyo po kami God na ma-overcome po namin na minsan yung mga doubts na meron kami sa mga paghihirap na mga challenges na nararanasan namin. Pero kung sinabi niyo po na kayo ay kasama namin, yun po ay totoo. Dahil kayo po ay totoong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. God, tulungan niyo po kami na talagang mag-hold on, to be patient, Panginoon, sa pagtahak namin sa buhay namin bilang isang disciple, Panginoon. God, basbasan niyo po ang bawat isa. Basbasan niyo po ang aming communion na nag-represent sa katawan at dugo ni Jesucristo. At I pray God na huwag po namin ibaliwalayin yung kapangyarihan na meron ng communion na nagbibigay sa amin ng kumpiyansa para maharap po namin yung mga bagay na kakaharapin namin sa linggo na darating, Panginoon. Maraming salamat po. We love you, God, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Uwi ka ng maaga. Huwag mong gastusin yung allowance mo ng sobra-sobra, mga ganyan. For the parents, to show love, every sacrifice possible, gagawin natin. Di ba? Tulad nga yung linya nga ng AirPods ko, ng papa ko. Susubo ko na lang, di ba? Ibibigay ko pa sa anak ko. You want the best possible life sa anak mo. Tama ba mga parents? Tama ba? Ultimo, school, di ba? Sa pinakamagandang school, hanggat kayang igapang gagawin natin. And sa mga campus dyan, sa Spark mo, di ba? To show your love.
lahat siguro ng pagpapakyut, no, gagawin mo. Talagang pipigay mo yung pisngi mo para lumabas yung dimples mo. Kapasikat ka, anong gagawin mo? Basketball, kanta, instrument, gagalingan mo rin sa school. Mapansin ka lang, to just to show love. Can we relate? Tama ba? Love is the very reason kung bakit tayo magkakasama ngayong umagang ito na nag-worship kay God. And for us today, I want to encourage each and every one of us to give with love. Diba? Tulad ng isang anak o tulad ng isang magulang, kung paano tayo magmahal sa mga mahal natin sa buhay, gawin din natin yung love na yon sa pamamagitan ng pagbibigay. Now we do our best, we make God proud, we sacrifice for God, and in some ways, magpasikat tayo kay God. Diba? Walang masama doon, magpasikat ka kay God. Kasi, sabi nga, diba, kung walang pagmamahal, wala rin tayong mapapala. We gain nothing kapag tayo nagbigay. We gain nothing in the eyes of God. It will be all meaningless. Walang kwenta lahat yun. Hindi rin natin mararamdaman ang joy. And can you imagine? Na-imagine nyo ba? Diba? Na magsaserve lahat ng mga ushers, worship leaders, mga CM teachers natin, mga ministry leaders, sector leaders, or even yung church leaders natin. Na-imagine nyo ba na magsaserve sila na napipilitan lang? Yung mabigat na mabigat yung loob nila dahil gagawin nila yung pagsisilbi. Na-imagine nyo ba yung ganon? Anong klaseng church yung magkakaroon tayo kung ganon? Kung ganon ang magiging puso natin when it comes to serving. Hindi po yung sinasabi dun sa verse 3, di ba? Na kahit ibigay natin yung sarili natin, yung katawan natin, in serving, kung walang pagmamahal, wala tayong papala, we will feel empty, we will not be satisfied, and we will always feel napagod tayo. Kaya today, gusto ko po kayong encourage na ipagpatuloy natin yung mga puso natin na pag magbibigay tayo, eh merong pagmamahal. Amen? Wala yan sa laki o liit ng halagang itutulong mo sa simbahan o sa mga kapatid natin nangangailangan. Wala rin yan sa antas ng level mo, sa galing mo, sa aspeto ng pagsisilbi. Diba? Wala yan kung gaano kagaling kang kumanta, kung gaano ka kaaga pumunta dito, kung gaano ka ka-serving, kung walang pagmamahal, wala rin yun, diba? Kaya, ipagpatuloy po natin yung pagmamahal natin in such a way we give. Amen? Kaya sa ating pagpabibigay, ito po yung encouragement sa amin po mga kapatid na nandito po na parte po ng simbahan. Wala pong sapilitan. At sa mga kaibigan po namin bumibisita, hindi po namin kayo inoobliga na magbigay, pero kung nais nyo po, malugod po namin tatanggapin po ang inyo pong tulong. Manalangin po tayo. Diyos naman naming Ama na nasa langit, we're so grateful, Father, dahil kayo po ang una pong nagmahal po sa amin. Kayo po ang una pong nagbigay po sa amin, Panginoon. God, we pray na tulungan nyo po yung mga puso po namin to love as we give. Ibigay po namin, God, yung nararapat po sa inyo at ang yung karapat dapat po para sa inyo. Panginoon, tulungan nyo po ang bawat isa na maging bukas lang po ang puso na magbigay po ng wala pong pag-iimbot at magbigay po ng willing live, Panginoon. Muli, God, salamat po sa pagmamahalin nyo po sa amin at sa pagbibigay nyo po sa amin. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen.